pag gusto ho ninyo maging kapartner ako at gusto ninyong magnegosyo, nagamit ang negosyo ko, hindi ko ho kayo pipigilan. Gusto ko ho rin yun kasi gusto ko rin magkaroon ng pera. At bago ho kayo pumasok sa business ko, ako yung nasa business na. Maliwanag ho yan. Nasa business na ako bago kayo pumasok. So, ang gusto ho ninyong mangyari, yung business ko, magkaroon ho kayo ng pera. So, business na ho ninyo yun at hindi ko na ho business. So, mag-isip ho kayo, tulungan nyo yung sarili nyo kasi available naman ho yung tinuturo ko sa aking YouTube, sa aking Facebook, at saka sa internet. Okay? Kung ayaw ho nyo nung sinasabi ko, pwede ho kayo pumunta sa internet. Wala ho tayong pag-uusapan doon. Ang hangad ko ho ay umunlad ho kayo. Now, pag-usapan ho natin yung mga concern. Unang concern, eh yung level ng kaisipan ninyo, paano nag-o-operate ang batas. Ulitin ko, kung hindi nyo alam paano nag-o-operate ang batas, never kayong magkakaroon ng negosyo sa taxation. Okay, so makinig kayo. Ulitin nyo uli itong videong to. Kasi pag tinanong nyo ako, ire-refer ko rin kayo sa videong ito. Okay? So ito po yung dapat ninyong maintindihan. Meron ho tayong tinatawag na new civil code. Ito po ay dinownload ko lang, mapapansin nyo ho, sa Lawfil. Ayan, okay? So, ang dinownload ko, nung tinype ko yan, ang tinype ko sa browser, ito, new civil code. Ang tawag ho rito, law. Ang very specific, general law. Okay, general law. Ang sabi sa chapter 1 is effect and application of laws. Ibig sabihin, yung laws dito, kahit anong klase ng law. Kahit anong klase ng law. O, ibig sabihin, pag gumamit siya ng plural laws, maraming klase yon at maraming layers ng law. Pag-aralan muna natin yung klase ng law. Okay. So, pupunta ho tayo dito sa Section 7. Huwag niyong kakalimutan itong Section 7. Sabi dito, administrative or executive acts, orders, regulation, iisa lang ho ibig sabihin yan. Okay? Acts, order, regulation. Kung lalagyan natin, lagay na lang natin rule. Okay, para mas madali. Administrative, merong adjective, administrative tsaka executive. Ibig sabihin, galing yan sa executive branch ng government natin na pinamumunuan ng presidente. Executive branch. Shall be valid only when they are not contrary to laws or the constitution. So, meron tatlong law na nandito. Una, itong law na to na rule. Pangalawa, may law. At merong pangatlo, constitution. So, may tatlo. Sulat natin. 1, 2, 3. So, kung ilalagay natin yan sa hierarchy, ang pinakamataas dyan ay yung constitution. Susunod, yung law. Susunod, sabi ko nga, yung rule. So, kung yung rule daw, sabi dyan, yung rule ay contrary sa law, walang kwenta yung rule. Ang mananatili ay law. Ang susundin ay law. I-disregard mo yung rule. Kung yung rule daw ay contrary sa constitution, walang kwenta yung rule. I-disregard mo yung rule, susundin mo yung constitution. Maliwanag ho ang binabanggit dito. Importante po yung distinction na yon para maka-move forward kayo sa inyong kaisipan at sa inyong buhay. Okay? Now, merong pang-apat na law. Ito po yung pang-apat na law. Ayan. Judicial,
judicial decision applying interpreting the laws and the constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Yun yung pang-apat, judicial decision. So sa judicial decision, ang judicial decision ay form a part of the legal system. So therefore, nandito siya sa gitna ng law at saka rule. Susulat natin yun. Nasa gitna siya. At sasabihin natin, judicial decision. Para mas malinaw, anuhin natin to, ayusin. Okay, so number one nga yung constitution. Number two is yung law. Ngayon may bago. Judicial decision. Decision. Ayan. Galing yan sa Supreme Court at yung huli, yung rule. So, ang ibig sabihin, mga ka-taxpayer, kung minamahal, makinig kayong maigi, yung rule na contrary sa judicial decision ay hindi mo gagamitin. Bagkos ang gagamitin mo yung judicial decision. Yung rule na contrary sa law, hindi mo gagamitin yung rule, ang gagamitin mo yung law. Yung rule, hindi mo gagamitin kung contrary sa constitution, gagamitin mo yung constitution. Sa madaling salita, pinakamababa yung rule. Diba? So ngayon, sino yung gumagawa ng rule? Sinabi natin kanina, edi yung executive branch ng government natin. So, yung po lang ginagawa ng executive, pinakamababa sa hierarchy. Yung judicial, ginagawa ng Supreme Court natin yan. Diba? SC, Supreme Court. Or yung tinatawag na highest court. Supreme Court. Judicial branch. Okay. Yung law, ginagawa ng Congress yan. Yung tinatawag nating legislative branch. Ito, ginawa ng taong Pilipino. Constitution. Tayo yung gumawa niyan. Having said that, babalik ngayon tayo sa problema na ibinigay sa atin ng ating mga kaibigan. Dahil sabi niya rito, may conflict daw. Alin ang may conflict? Yung SEC rule versus BIR rule. Yan yung conflict. BIR rule versus SEC rule. Okay. Ngayon, bago tayo pumalaot dyan, tingnan natin kung ano ang ginamit ng BIR. Sabi sa Republic Act, legislative. Ibig sabihin, ito po ay law. Kaya ang tawag Republic Act, gawa ng Pilipino. Sabi dito, kaming mga CPA, okay, gagawa daw kami ng financial statement na dapat yung financial statement namin pwedeng i-lift papunta ng account information form, tapos yung account information form ay papunta sa aming annual income tax return. Ayun, no? Internal revenue tax. Okay. So, maliwanag na binabanggit kung yung financial statement mo na gawa daw ng isang CPA ay ililif. Kung naiintindihan nyo ililif, itong basong to, pag inilagay ko sa kaliwa galing sa kanan o sa kanan galing sa kaliwa, magbabago ba yung baso at yung laman ng baso? Hindi. Diba? Parehas lang. Nilagay ko lang, nilift ko lang eh. So, yung facts and figure na galing sa financial statement, pag inilipat ko ba sa BIR form at saka sa tax return, magbabago? Hindi. So, therefore, yung BIR form ay financial statement o financial statements. At yung BIR form, ay ato yung financial statement, ay BIR form. Sila ay iisa. Diba? Kung kayo ay mahilig sa Biblia, napakasimple. Ang ama at anak ay iisa. Walang makakarating sa ama kung hindi daraan sa anak.
sino yung anak, yung financial statement, sino yung ama, o the annual income tax return. Therefore, iisa sila. Hindi sila magkaiba. So, maraming CPA na sasabihin sa'yo, magkaiba ang financial statement at magkaiba ito sa annual income tax return. Mali! Mismo yung batas na natin ang nagpapaliwanag. Ang itong Republic Act 8424, 1997 pa yan. Okay? At sabing ganon, yung financial statement mo, ito pa isa, ay galing sa iyong bookkeeping records. So therefore, kung yung bookkeeping records mo ang pinanggalingan ng financial statement, balance sheet, profit and loss, therefore, yung bookkeeping records mo tsaka balance sheet and income statement mo ay iisa rin. Parehas. Nilip mo lang eh. So kung yung bookkeeping records mo ay kaparehas ng financial statement mo o audited financial statement mo, therefore, yung iyong annual income tax return at lahat ng klase ng financial statement mo ay iisa sa iyong bookkeeping records. So therefore, mayroong bang kailangang i-reconcile? Wala. Kung iisa sila, walang reconciliation. Kasi pag may reconciliation, ang ibig sabihin nun, may nag-aaway. Pag may nag-aaway, mayroong disagreement, may disparity. Eh dito, walang sinasabing disparity or disagreement eh. Katang isip lang yun ng mga BIR officials, mga CPA, diba? Pero yung mahusay mag-isip, andi dito na eh. English lang eh. Lifted. Oh. So, susunod, gumawa uli ang ating mga mababatas, legislative, ng train law. Oh, ano yung train law? Ayan. Yung Republic Act 10963. O, gawa ulito ng legislative. Ang ginawa ngayon ng legislative, inulit yung Section 232. Diba? Ang inulit ulit, lifted. O, dito dati 3 million. Eh, dito sa umpisa, 150,000 lang. So, ginawa na nilang 3 million pagdating dito. Pero, nandoon pa rin yung word na lifted. Ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong minamahal, ang intensyon ng batas natin, ang audited financial statement ay kaisa o iisa ng annual income tax return. Ang bookkeeping records or set of bookkeeping records natin ay kaisa ng audited financial statement natin. So therefore, silang tatlo ay iisa bookkeeping records, audited financial statement, at saka income tax return. Ang binabasa natin ay law, gawa ng Kongreso. Ngayon, aawayin ako ng SEC kasi hindi kagustuhan ng SEC yan. Ano yung ginamit ng SEC? Sinasabi mo, aawayin ka. Ito po, is SRC, SEC Regulation 68. So, dito, sinasabi dito, yung micro-enterprises, sabi ng SEC, pwede daw gumamit, may option daw ang ano ng income tax basis. Pero, kung hindi ka SME, ang gagamitin mo raw ay yung PFRS. Di ba violation ng batas yan? Ito is circular. Ibig sabihin, ito ay rule na gawa ng executive department ng gobyerno. Yung gawa ng SEC ay contrary sa tax code. Contrary sa law. Sino ngayon ang mananaig? Kung gagamitin ho natin yung ating new civil code, maliwanag ho ang pagkakabanggit. Diba? Sabi ho dito, administrative acts, order, and regulation. Ipalitan mo lang yan eh. Imbis na administrative acts, SRC 68. SRC 68 shall be valid only when they are not contrary to the tax code.
yung bang SRC ay contrary sa tax code? The answer is yes. Kasi pinagagamit kasi yun ng tax code ay National Internal Revenue Tax Accounting. Ano pinagagamit sa'yo ng SEC? Financial Accounting. So, hindi ko susundin ang SEC because meron akong legal basis na kayong yung sinasabi ng SEC ay contrary sa ating batas. Since contrary sa ating batas, parang inuutusan ngayon ako ng SEC na i-violate ang ating law. Ngayon, alam naman natin, sinabi ko sa inyo, na yung judicial decision is mas mataas sa rule. So, meron bang judicial decision na ginawa ang ating Supreme Court na magpapatunay na hindi tayo dapat gumamit ng TFRS, yung gusto ng SEC? Yun muna. Meron, nakasulat na nga eh. Meron po ritong batas. Ang kaso ho nito ay galing ho sa BIR versus Lancaster. Ito ho yung mga pumirma. Pwede ho niya i-download BIR. Yan, BIR versus Lancaster. Download nyo. Sabi ho dito, RAM, ayan, RAM number 2-95 is clear cut on the rule when to recognize deduction for taxpayer using CRAP method of accounting. The rule prevails over GAAP including the concept as applied in financial and business accounting. Yun ho yung Supreme Court. Kung isusulat ho natin yung gusto ng Supreme Court natin yun, napakadali. Yung the rule ng tax code ay magpe-prevail over GAAP. Ang tawag ngayon dyan, PFRS. At matching concept apply, ito ho yung SRC 68. O, lagay natin, the rule of tax code shall prevail over PFRS including the matching concept as applied in SRC 68 or business accounting. Ito ngayon yung sagot doon sa problema ng accountant. Sabi ng accountant dito, paano sir? Gumagamit kami ng digital accounting system, maapektuhan yan. Sabi niya, ayan o. Gumagamit kami ng digital accounting system, ang tanong is very simple. Yan digital accounting system mo ba yan is in accordance with our law? The answer is no. Why? Managerial yan eh. Ang managerial accounting, managerial policy, managerial procedure na contrary sa law is void or are void from the very beginning. Sinabi na nga ng ating Supreme Court yan, napakalinaw, yun daw business accounting. Ayan o. Ha, hindi magpe-prevail over the tax rule. So therefore, hindi ka sumusunod sa batas natin. Kaya nangyayari, yung business accounting mo, nagdudulot ng malaking deficiency tax. Ha? Sa ating mga taxpayer. Diba? Sa boss mo. So, ano ba priority natin sa buhay natin? Maging CPA lang tayo? Ah, CPA ako! Plastic lang yan, sir. Plastic lang yan. Walang ano yan. Walang value yan. Walang value yan sa court. Walang value yan sa legal aspect. Ang may value, nagkakaroon ka ng value sa buhay mo kung sumusunod ka sa batas. Yun lang yun. Ang chart of account ho, kung kailangan nyo ng chart of account, napakabilis. Nandiyan dyan lang ho, nasa tax return na. Ang nasa tax return ay chart of account. Ang accounting ho, meron tayong tatlong layers o tatlong gravel na tawag ko. Una, VAT accounting. Yun muna, comply mo. Withholding tax accounting. Pagkatapos mo makomply, comply mo withholding tax accounting. At ang huling accounting ay income tax accounting. Pag nakompleto mo yan, ang tawag dyan tax accounting. Okay? Paggawa ng entry. May tinatawag tayong travel. So, bago ka gumawa ng entry, nire-require ka ng batas ng supporting evidence. Ang tawag na ating Supreme Court ay credible evidence. Magsisimula ang credible evidence mo, sir, sa documentary accounting. So, may specific form and substance ang documentary accounting. Katulad ng ating tax code, dalawa yung primary, official receipt at sales invoice. Pero pwede nating dagdagan yan to suit, ha,
the requirement of the law and the requirement of our Supreme Court, kasi ang Supreme Court na natin ay nagbigay na ng guidelines. Susunod lang tayo dun. Kaya hindi nyo ko kailangan gumawa ng manual sa inyo. Magbasa lang kayo. So kung kailangan nyo, kung babayaran nyo ho ako, kasi aayusin ko ho yan sa manner na madali nyo hong maintindihan at madali ho ninyong ma-execute or ma-apply. Number two, yung pong bookkeeping, yung sinabi ko kanina, at meron ho tayo yan mga available na sample sa ating YouTube. At yung reportorial, it's a manner of sequencing your act na in accordance again with the tax code. Kalimutan nyo ho yung SEC. Okay? Kasi inaalaw ho naman ng SEC mag-file ka ng dalawang financial statements. Inaalaw ka rin ng BIR na mag-file ng dalawang financial statements. Isa pang BIR, isa sa SEC. Ngayon, magkakaroon ho tayo ng tawag nito, lecture about statement of management responsibility. Meron hong tinasabi ang BIR. Ito yung format, ito yung substance, ganun din ang BIR. Ang SEC pala, merong sinasabing ito yung format and substance ng statement of management responsibility. So, ang sinasabi ko lang ho sa inyo, pwede ho yung baguhin yung format and substance to suit your need, your requirement. Kasi yung ibang statement doon hindi naman applicable sa inyo. So, pag hindi applicable, wag yung gamitin. Kasi it will create obligation on your part pag ginamit nyo. Yun lang sinasabi ko mga ka-taxpayer kong minamahal. So, kung meron ho sa inyong gustong magpa-explain ng kung ano ang kaya nating gawin para ma-improve ho yung kanilang performance or compliance sa tax code, eh available ho tayo nun. Kung ayaw nyo naman, mag-research ho kayo. Sinabi ko na, nandyan lang yung tax return, nandyan yung tax law, rules and jurisprudence, and jurisdiction, anong gamitin nyo? Hindi nyo ako kailangan. Okay? Kung ako na may kailangan ho ninyo, babayaran nyo ako. Okay? Pay first before I work. Okay? Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. At para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you mga minamahal kong ka-taxpayer for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.